magandang magandang umaga po sa ating lahat. Wow. Ngayon po ay ika-apat na buwan na wala po tayong service and mag-i-start na ang fifth month and wow. Napaka-sabik na natin na magkasama-sama. Ngunit sa mga sandaling ito ay wala pa rin tayong go signal from the Hong Kong government. And so, tsaka-tsaka muna tayo kapatid na magkita sa air or that we will meet on the air and sa ating live stream. Sana hindi kayo nagsasawang makinig at sana hindi kayo nagsasawang manood ng ating mga videos. And today is a wonderful time. Ngayong linggo po ay maraming tayo mga kaibigan ang galing sa hotel quarantine na nakarating sa church. Nung nakaraang linggo ay siyang, ngayon po Saturday nandito si Ara. At bagong na-fix siya. At nandito siya ngayon kasama natin. Binigyan natin siya ng special na pagkakataon na makasama sa live worship. Okay? Kahit na kami ay apat lamang ngayong umaga ito. Praise the Lord! Kaya po natin ang salita ng Diyos ngayong umaga ito sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Tayo po ay nasa pangatlong series. We are with the third series already of our theme, Identity Blockers. Tayo po ngayong umaga ito. Yung unang series po namin ay tinawag naming past dwelling na namumuhay sa kahapon. And then yung pangalawa, nung Sunday, last weekend, ay pinamagatan natin self-advancing. Ngayon naman, pangatlong bagay na naghihinder upang lumitaw ang identity ng Panginoon sa atin ay yung tinatawag na worldly living. So, basahin po namin, ito po yung verse, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. And ito po ang sinabi, do not love the world or anything in the world. Now, that is not a promise, that is a command. Yan po ay utos ng Panginoon. Ang sabi niya, huwag mong mahalin ang sanglibutan or anumang bagay sa sanglibutan. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. Sino man daw ang umiibig sa sanglibutan, ang pag-ibig sa Diyos ay wala sa kanya. For everything in the world, lahat ng bagay sa sanglibutan, ang pita ng laman, ang pita ng ang mata, at ang pride of life. Okay? Comes not from the Father, hindi raw ito nanggagaling sa Ama, ngunit sa sanglibutan, but from the world. The world and its desires pass away. Panandalian lamang ang sanglibutan at ang kanyang mga pag-ibig ay mga ibig ay dumaraan lamang. The world and its desires pass away. But whoever does the will of God, sino raw ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, lives forever. Amen? Wow, I like that. I like the last line. How many of you likes to live forever? Amen. If you want to live forever, there is the so-called eternal life na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Gawin daw natin ang kalooban niya. That is your identity. Alam niyo, itong series na ito ay nagsimula noong mensahe natin patungkol sa identity natin in times like this. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pandemya nito, marami ang nakakalimot sa kanilang identity. Na sinasabi ng Panginoon, yun ay sinummarize ko sa apat na bagay, na ikaw ay person of purpose. Na mayroong purpose si Lord sa buhay mo. Yun nga, may identity ka sapagkat may purpose si Lord sa buhay mo. You're a person of purpose.
you are a person of promise. Napaka rin pangako ng Diyos sa iyo. Minsan nalilimutan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Pangatlo, ikaw ay person of power. May kapangyarihan ka. May kapangyarihan ka na hindi magkapi ng sanlibutan, hindi magkapi ng kaaway, ng problema. May kapangyarihan ka within you. And in fact, the greatest power in the universe is inside you. And that is the Holy Spirit. Okay? Lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay mayroong Espiritu ng Diyos. And that is your identity. And the last but not the least, you are a person predestined. Ikaw ang tao na itinalagana para sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Samatay? Oh, sorry. Okay. Anyway, today, we are going to talk about this third identity blocker. Kasi nga, iniisip ko lagi, bakit hindi nagiging, why is it that it does not become a real reality? Sa napakaraming Kristiyano ay hindi namumuhay ayon sa kanilang identity. And so, eto na, ang pangatlong dahilan kung bakit nagkakaroon ng block ang iyong identity. Hindi mo maipamuhay yung pangako ng Diyos, yung purpose ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, at yung pagkakatalaga ng Diyos sa iyo. Bakit hindi nangyayari sa buhay natin? Kasi nga, may mga dahilan. At ang pangatlong dahilan ay tinawag ko na worldly living, ang pamumuhay na makamundo. Alam niyo, hindi naman tayo inaalis ni Lord sa mundo. Whether you like it or not, hanggang buhay ka at ako, nasa mundo tayo. Kanya na, hindi tayo dapat na namumuhay na makamundo. Ano yung mundo? Alam niyo, pag pinag-usapan natin ng mundo, meron pong iba't ibang interpretation. And one of the interpretation of the world is the world we live in. Itong planet Earth. Ito yung world. Pwede rin na ang world ay cosmos. Okay? Yung cosmos, yung mga kapaligiran, yung universe na tinatawag natin. Ngunit ang mundo na pag-uusapan natin ngayon ay itong quote ni Billy Graham, itong patungkol sa mundo na sabi niya, worldliness is actually a spirit. Ang pagiging makamundo daw ay isang espiritu. It is an atmosphere. Ito raw ay influensya. Permeating the whole of life. Ito raw ay nanunood sa buhay ng tao, ng human society, and it needs to be guarded against constantly and strenuously. Now, anong ibig sabihin ni Billy Graham doon? Nasabi niya, ang kamunduhan na binabanggit sa Bible ay kaisipan. Okay? Yung pananaw mo sa buhay. Okay? Na yung sumusunod ka sa puso. Okay? We talk about this worldly system na the world of politics, the world of movie stars, the world of napakaraming systems, okay, nakapaloob dito sa word na kamunduhan. And ito po ay umaaffect sa atin naaapektuhan tayo dahil namumuhay tayo dito sa mundo. Mga bagay na sinusunod natin, mga bagay na inaasam natin marantin. Naglakad ka lang kanina at praise God, hindi pa bukas ang mga shop. Pero maya-maya, pagkuwas na ang mga shop at nakita mo yung Louis Vuitton na bag at gustong-gusto mo siyang baangkin. Ngunit ang price niya ay 3,000 dolyar. At ang sahod mo ay 4,000, halos isang buong sahod mo na. Okay? Or naglalakad ka at nakita mo yung PCCW na pamilihan at naroon ang pinakamagong mobile phone, iPhone 10 or iPhone 20 na yata ngayon.
kaya kayo pa ngayon. Okay? At ang presyo niya ay mahigit na 5,000 dolyar. Wow! Ngunit gusto kong mag-angkin. Alam nyo, itong kamunduhan ay last. Mamaya pag-usapan natin yung last eh. Yung pita, yung excessive desire. Ito po yung sinasabi sa ilan ng Panginoon na hindi tayo dapat conforme sa sanlimutan. Okay? Alam natin itong verse na ito sa Romans 12:2. Sabi po niya, "Be not conformed to this world." Huwag kayong kumayon sa mundo. But be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo, one of the greatest worldliness that we have is our mobile phone. Halos hindi na huwiwali yung kamay natin sa mobile phone. Eh. Okay? Pag-isip mo sa umaga, una mo siyang dinadakpa kesa sa manalangin. Okay, tignan mo kaagad kung merong nag-post or merong nag-like or merong nag-pinusuan ka. Sabi po ng salita ng Panginoon, do not be conformed. Huwag kang umayong sa sanlimutan. Ngunit dapat ikaw ay magbago, be transformed sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kaisipan. Another verse na sinasabi ko tungkol sa mga kamunduhan na ito, set your minds on things above. Dapat daw ang iyong mga pag-iisip ay nakasentro sa itaas, sa langit, not on earthly things. Why? Because the earthly things is just going to pass away, but the heavenly things will not. It lasts forever. Dahil minsan na nagsisikap tayo, wala po akong kontra doon. And sabi nga ni Lord, okupahin mo ang panahon habang hindi pa ako dumarating. Sabi niya, kung gusto mo mag-aral, hala, mag-aral ka. Kung gusto mo magpatayo ng bahay, hala, magpatayo ka ng bahay. Kung gusto mo makatapos ang anak mo, hala, papag-aralin mo. Kung gusto mo magbakasyon ka. Gusto mo mamasyal, mamasyal ka. Nais ng Panginoon na mag-enjoy tayo sa buhay nito. Amen. Kaya alalahanin mo kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito, ililipas. Amen? Hindi siya permanent. Siya ay ephemeral na tinatawag. Siya ay fleeting lamang. The only things that last are the things that are above and that is in heaven. And so, pag-usapan po natin ito ngayon, ano yung worldly living? Bakit siya nakaka-apekto sa ating identity? Now, mayroon pong apat na bagay patungkol sa worldly living na binanggit ng ating text. Ito po ang muna, wrong affection. Maling pag-ibig eh. Okay? Sabi ng Panginoon, do not love the world or anything in the world. Nakalain mo yun? Huwag mo raw iibigin ang sanlibutan. Gamitin mo, yes. Okay, habang nabubuhay ka dito, kailangan mong mamili. Kailangan mong bumili ng bagong damit. Okay? Hindi lang alalahanin mo na ang tao hindi nabubuhay sa bagong damit lamang mo sa tinapay. Ngunit, nabubuhay siya sa salita ng Diyos. Okay? Sabi po niya dito, pinagpatuloy niya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Hallelujah. Alam niyo kami mga bata pa, sister, ako at saka si Sister Leonor, lagi po siyang tinatanong noon, ano ang ambisyon mo sa buhay? Sabi niya sa akin, basta't makain ko lang yung gusto kong kainin. Mapuntahan ko yung gusto kong puntahan at maisuot ko yung dapat kong yung gusto kong isuot. Sabi ko, buhay mayaman yan. Again, hallelujah. Sabi nila, ang sabi pa ngayon sa akin, simple lang ako. Okay? Ang gusto ko sa buhay, mapuntahan ko yung gusto kong puntahan, maisuot ko yung gusto kong isuot, at makain ko yung gusto kong kainin. Sabi ko, hindi simple yan. Amen?
sumaron. Kanya lang pagkayo na ang nagiging overwhelming desire ng isang tao, madali po tayong makalimot sa Diyos pagka ang hagat natin. Para naman ma-fulfill lahat ng ambition na ito, kailangan ko ng pera. Okay? Ano ang sabi ng Panginoon patungkol sa pera? The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera, ang pag-ibig sa kamunduhan. Okay? Sabi ng Panginoon dito, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Nakakatakot po. Bakit? Kasi sabi ito ng, ito ang sabi ng Panginoon, ikaw na adulterous people. You adulterous people. Hindi nyo ba nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos? And so, pagkakaibigan mo ang mundo, masyado ka nang attached sa worldliness, si Lord secondary na lang sa'yo eh. Ayan? Kaya pag-araw ng linggo, pagka-attached ka sa world, uunahin mo mag-beach. Pagka may mga kaibigan ka na, i-imbitahin ka na mag-beach or i-imbitahin ka mag-hiking. O, ngayon mga panahon ito, napaka, ano po yan? Iyan po ang wish ng marami. Wala po akong kontra sa beaching at saka sa hiking. Kaya lang kinakailangan unahin mo ang Panginoon. Amen? Unahin mo siya lagi sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, dapat inuunang mga Panginoon. Bakit? Siya ang susi ng lahat. Amen. Amen. Sapagat kung hindi mo inuunang ang Panginoon, nauna lagi ang kamunduhan. Again, ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, bilang sa ganda niyang adulterous. Again, nakikiapit ka sa sanglibutan. Hindi niyo ba nalalaman na ang pakikipagkaibigan daw sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Therefore, kanya nga, sabi niya, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Now, ang identity mo ba, lover of God or enemy of God? Okay? So, or a friend of God or enemy of God? Mamili ka. Alam nyo, ang kamunduhan at pagiging bilang Kristiyano magkaibang magkaiba. Tingnan po natin. Ang kamunduhan nagsasabi, I am a good person. Ang mga Kristiyano, ang kanilang confession, only God is good. Amen? Amen. Sa totoo lang kapatid, hindi tayo mabuti. Amen. Kahit na gano'n pa ka katuwid na pinagsisikapan natin na araw-araw naging matuwid tayo, hindi pa rin tayo matuwid. Amen. Maluktot pa rin. Amen. Amen? So, I am not a good person, only God is good. Kanya na, ang identity natin na kay Kristo. Sapagkat pagka ang identity mo ay na kay Christ, okay, kung ang tunay na ikaw ay nasa Panginoon, ang nakikita ng Diyos, hindi na ikaw eh. Si Lord na nasa iyo. Bakit? You are not a good person. Only God is good. Okay? So marami na ako narinig dito nagsabi, I have a good heart. Nakas naman ang puso mo. Okay? Kapatid, lahat po ng puso natin ay wicked. Amen. Okay? Sinasabi mo na salitaya ng Panginoon. Kaya lang tayo natutuwid dahil anyan siya sa puso natin. Okay? It's about me first. Lagi ako muna. Sabi na God, others, and me last. Okay? Pag umabot ka na dito, mature believer ka na. Okay? Kaya lang, palagi, hindi natin napapansin sa ating sarili na lagi me first. Kaya lang, ang narangin ko, di ba, self-advancement. Okay? Na ika-lima, I can do anything. Magagawa ko ang lahat. Ang confession naman ng mga believer, without God, I can't do anything. Sinabi niya sa salita ng Panginoon, without me, you cannot do anything. Paliwan sa akin. At napakarami niyang pangyayari niya dito sa Hong Kong. Okay?
kayo na mga bagong dating sa Hong Kong, isang bagay lang na isang sabihin sa inyo, dapat i-partner nyo lagi ang Panginoon. Mm-hmm. Bakit? Kasi, napakarami na, 25 years na ako dito, araw. Ay, magto 26 na tayo man, no, this year. 26 years namin dito sa Hong Kong, ngayong year na ito. Sa 26 years na nagpapastor kami dito, mas marami ang umuwi sa Pilipinas na hirap pa rin. Okay? Kasi hirap nung bagong dating sila, kahit na ilang taon pa sila na nanatili dito sa Hong Kong. Bakit? Hindi nila ka-partner siguro. Pagka hindi mo ka-partner ang Panginoon, wow! Hallelujah! Isa lang ibig sabihin nun, worldly a person na hindi ka-partner ng Diyos. Kasi I love money. The love of money is the root of all evil. Ang Kristiyano, ang confession niya, I love God. Sabi ng mga worldly, I'm lucky. Okay? Hindi ka lucky. You are blessed. Amen? Diba ang luck sa blessed? Ang luck ay nagkataon lang. Okay? Pagkakataon lang, ngunit ang blessing, nanggagaling sa Amen. Blessed. Amen. At ang blessing ng Panginoon, hindi mo pagsisisihan. Yes. Yes. Praise the Lord. I'm nice until you cross me. Mabait ako, wag mo lang akong gagalit. Okay? Ang Kristiyano sabi niya, I forgive you. I do what makes you, do what makes you happy. Do what pleases God. Think positive. Yung ang Kristiyano, think godly. Ang worldly naniniwala sa karma. Ang mga Kristiyano naniniwala sa kalooban ng Diyos. Maraming paraan papunta sa Diyos. Sa Kristiyano, isa lang ang paraan. And His name is Jesus Christ. He's the only way. Believe in yourself. No, I believe in Jesus. So nakita niyo na pagkakaiba? Now, marami sa atin, unconsciously or consciously, may mga bagay ka pa rin na sinasabi. May mga language ka pa rin dito eh. Okay? Ingatan mo kapatid na mawala na yung language na ito. Pag-aralan mo yung language na nandun sa kapila. Okay? And so, wrong affection. Pagka mahal mo ang Diyos, wala lahat ito. Amen? Pagka mahal mo ang Panginoon, wala lahat ito. Hindi, wala akong masasabi dito eh. Ang confession mo namin nandun. Amen? Amen. And ilan lang yan sa mga confessions. That brings us to the second. Kanina, wrong affection. Ngayon naman, wrong obsession. Ano yung obsession? Yung pinagkakamalahan mo, yung gustong-gusto mong gawin araw-araw. O obsessed ka. Okay? For everything in the world, lahat daw ng nasa sanlibutan, lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Yung pita. Matinding hangat. Okay? Definition ng lust sa English ay vehement desire. Ito ay yung paghahangat na hindi mo na makontrol. Okay? Na ginagawa na mo na siya na overarching desire of your life. Okay? Lust of the flesh. The lust of the eyes. Pita ng mga mata, and yung pride of life. Ano ang term sa pride sa Tagalog? Pride. Hambog yung isa. Yung isa ngayon pa isa eh. Pagmamataas, okay? Pagmamataas sa buhay. Na alam nyo na ibalita lang tayo sa Garden of Eden, mayroong in-offer yung ahas si Satanas kay Eve. Sabi niya, that the tree was good for food. The tree was good for food. Ang punong kahoy na ipinagbabawal na ipakain ng Diyos yung kanyang bunga. Ang sabi ni Satanas, ang punong kahoy na ito, good for food. Ang punong kahoy na ito is a delight to the eyes. Pero ang ganda ng bunga niya. And then, desirable, pag kumain ka nito, magiging wise ka. Again, still the same trick that the world is doing to us even today.
huwag ka muna magsimba, pagod ka na. Relax ka na ba? Okay? Araw ng pamamahinga ito, mamahinga ka dito sa beach. Okay? And, alam mo, marunong kang mag-TikTok, sisikat ka dito. Okay? Same thing, right? Amen. Same thing? Amen. Ano yung offer lagi? Good for food, lust of the flesh. A delight to the eyes, the lust of the eyes. Desirable to make one wise, the boastful pride of life. Diba sabi ni Satanas kay Eve, ayaw ipakain sa inyo ni Lord itong bunga ng puno kahal na ito sapagkat kayo ay magkakaroon ng wisdom, magiging katulad kayo niya. Wow! Right? The same deception ngayon. Amen? Ganun pa rin ang deception ngayon. At that was in the Old Testament. In the New Testament, ito sinabi, 1 John chapter 2, verse 16. Diba? The Lord was tempted in the wilderness. Sinubukan siya. Tinap siya ni Satanas sa wilderness. Ang unang sinabi sa kanya, make the stone into bread. Lust of the flesh. Again? Kaya minsan iharap po natin itong lust of the flesh sa pagkain. And marami kahit na may depression na sa maging kakuman. Bawal sa akin ang umayin ng matatapis dahil mayroon akong blood sugar problem. Isang bagay lang ang lagi kong napapansin. Kung ano yung ipinagbabawal yun ang pinakamasarap ka ito. Amen. Hello? Amen. Amen? Eh, lalo na kung nag-insulin na ako. Pag nag-insulin ako, bababa yung aking blood sugar. So, para bang nagiging license siya. Kumain na ako ng masarap. Gusto mong kainin. Lust of the flesh. Amen? Lust of the eyes. Pinakita ni Satanas sa kanya ang lahat ng kaharian sa lupa. Sabi niya, ibibigay ko ito sa iyo pagka ikaw ay lumuhod sa akin. Okay? And then the pride of life, kung ikaw na ang anak ng Diyos, the angels will take care of you. Wow. And so, mga kapatid, hindi nagbabago ang temptation. At lagi ang avenue ay lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ingatan po natin ang tatlong ito. Hindi raw ito nanggagaling sa Diyos Ama, ito ay nanggagaling sa sanlibutan. Minsan, ay iniisip natin na yung mga pagkakataon ay galing sa Diyos. Not all opportunities comes from God. Okay? Pagkagawa niya asawa na at may nagkagusto sa iyo, yan ay hindi opportunity na galing sa Diyos. Hello? Amen. Kahit na kayo ay nagkalaguan pa ng iyong asawa. Yes. Okay? Tapos ay mayroong aaligid at nag-o-offer sa iyo ng opportunity to have a brand new relationship. Mga kapatid, hindi po yan nangyagaling sa Diyos. Yan ay kamunduhan. So you see, ang kaisipan ng kamunduhan ay nagpo-fulfill ng desire ng laman. Nagpo-fulfill ng desire ng mata. At nagpo-fulfill ng pride of life. Amen? And so ingatan po natin, kaya tayo mga Kristiyano, hindi ito ang ating identity. Nawabla ang identity ng Panginoon, minsan ay nalilimutan natin na tayo pala ay mga banal na anak ng Diyos. We are called to holiness, not to a sinful life. In fact, we are called to be world changers, not world chasers. Tayo raw ang magpapabago sa mundo, hindi tayo dapat ang humahabol sa mundo. Amen? And so, here is a picture. May tatay na sabi niya, naasabi ng anak sa tatay, are you not going to tell me no to a cookie jar named Ungodliness and Worldly Lust?
Sabi ng tatay, I could, but it would better be better if you learn to tell yourself no. Okay? So, early in our ministry here in Hong Kong, sabi ko sa mga members, hanggang ngayon, sinasabi ko pa rin, kung meron kayong matututunan sa amin na pinakamahalaga hanggang sa umuwi kayo, ay ito lang. Learn how to say no. Especially to worldly lust. Especially to ungodliness. Learn to say no. And many times you have to learn to say no to yourself. Amen? Amen? May panahon dalawa na nagpa-practice kami. So, may, okay, everybody say no! No! Alam niyo, ako'y tuwa sa aking apo eh. Ang una niyang natutunan na word, alam niyo? No. Amen. Pag ayaw niya, sabi niya, no! Ngayon, binagdagan na niya ng isang word. No way! Kakatuwa na aking apo dahil marunong na siya magsabi ng no. And by saying that, he puts a barrier. Okay? Pag, and then, dinagdagan pa niya ng action ngayon. Pag nagsabi siya ng no, no! Okay? At minsan, isang dulo, kagalunin na niya, no! Bakit ano kata, madaling magsabi ng no? No. Bakit tayo? Tumanda na tayo, nawawala na yung ano. Baliktad na, yes ka na lang ng yes. Mga kapatid, pag-aralan po natin lahat ng temptations, lahat ng ino-offer ng mundo ni Satanas, let us learn to say no. Again, so for the grace of God, ito naman sabi dito, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat daw ng kaloob na maayos. Okay? Lahat ng good and every perfect gift is coming from above and coming from the Father. His gift of the Son symbolized by bread and His gift of the Spirit. Kaya lang sa mundo, napakarami pong tinatawag na carnal Christian, worldly-minded church members. The mixed multitude, sabi po sa Numbers chapter 11, the mixed multitude that was among them lusted exceedingly and said, who shall give us flesh to eat? We remember the fish we eat in Egypt. Ito yung mga Israel, matapos na pinalaya sila ng Diyos sa Egypt, lagi silang lumilimon sa Egypt kasi gusto nila yung mga fish na pinakain nila doon. We remember the fish, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. There is nothing at all in this desert except this manna. And our soul loathed this like bread. Now, pag pinabasa ko ito, naalala ko kayo eh. Lalo na yung araw-araw, wala na ibang kinamit kundi noodles. Okay, sawang-sawa na kami sa noodles. Kapatid, tsaga-tsaga lang. Amen? Hallelujah. Ayan ang inabot mo. Pag kayo mo, kumain ka ng masarap. Okay? Yeah. Yan lang, pagka magdudwell ka dyan, higit mareklamo ka, maraming mga bagay ang maaaring mangyari. Maaaring hindi kayo magkaunawa ng employer mo or maaaring kawat-wat kabagay mo sa sarili mo at mag-determinate ka na. Alam niyo, ang bagong generation na bagong gabi ngayon, hindi ko naman kayo dinidispise. Kaya lang, marami sa inyo hindi handa sa darapan ninyo dito sa Hong Kong. Alay mo yun, nung isang araw, may nagsabi sa akin, Pastor, mag-terminate na po ako. Bakit? Ilang araw ka na? Isang linggo na po. Okay, bakit ka mag-terminate? Kinuha ko ng employer ko ang aking mobile phone. Sabi ko, ha? Dahil lang sa wala kang mobile phone, mag-terminate ka na?
21 days mo pinagtiyagaan sa quarantine. Lumastos ka ng malaki, makarating ka lang dito, nagpa-swab test ka, tapos i-deprive ka lang ng mobile phone. Eh, para sa kanya, mobile phone is life. Mahal ka ba din? Marami sa inyo lalag natin pagka hindi nakapag-mobile phone ng isang araw. How many of you believe na hindi ka mabubuhay kung wala kang mobile phone? Kung hindi ka mabubuhay kahit isang araw lang na walang mobile phone, that is worldliness. Hello? Amen? Isang bagay lang, di ako mabubuhay pagka wala si Lord sa akin kahit isang oras lang. Amen? Hallelujah. Ibang-iba, no? Ibang-iba ang mundo ngayon. Amen? Today, para bang mayroong tinatawag na spirit of entitlement. Ba ay bagong makabagong patulong ako, kailangan na meron akong sariling kwarto, may TV, may aircon, at may dapat ang tulog ko ay alas 8 ng gabi at ang gising ay alas 8 din ang gabi. Well, may mga employer na gano'n. Pero kadalasan, alas 12 ang tulog mo, alas 6 ang gising mo. Kapatid, yan lang. Pagka hindi mo, pagka hindi ka handa, okay, lalo na pagka hindi ka Kristiyano, ibang iba ang gawin ng hindi Kristiyano sa Kristiyano. Kasi, pagka Kristiyano ka, anuman ang sitwasyon or circumstances sa buhay, ay praise the Lord. Dahil kasama mo siya eh. Amen? Tutulungan ka niya eh. Gagawa siya ng paraan, gagawa siya ng himalan, and bibigyan ka niya ng kalakasan. Iyan ang iyong identity. Pero kung hindi ka Kristiyano, mag-determine ka pa. Amen? So, wrong affection, wrong, wrong obsession, ito naman, wrong decision. The world, hindi yan number 4, ano, number 3 lang yata, diba? Tama ba? Number 3 lang. Okay, tama, 3 lang, 3 points lang tayo. Okay, number 3, wrong decision. If you are in a worldly living, mali ang decision mo. Bakit? Ang muduraw at ang kanyang mga ibig ay lumilipas lamang. Ang kanyang mga hangad ay lumilipas lamang. Ngunit ang lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos lives forever. Wow, I like this. Buhay na walang hanggan at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Itong mundo, lilipas lang yan. Kaya mo itong mobile phone. Gusto mo magkaroon ng bago dahil brand new. Kaya lang every 6 months, may lumalabas na bago. Tatapon mo ba yung ano mo para lang bumili ka ng bago ulit? Kasama na naman ang loob mo. Kasi ang luma na yung phone ko, 6 months lang. Amen? Bakit? Tama, sinasabi ni Sagrado Panginoon. Ang kamunduhan at ang paghahangad nito ay lumilipad lamang. Ngunit ang gumagawa sa kalooban ng Diyos, siya ay mamumuhay na walang hanggan. Hallelujah. Merong nagsabi si Dietrich Bonhoeffer, ang pagiging Kristiyano daw ay less about cautiously avoiding sin. Hindi lang yung pag-iwas sa kasalanan, less about that. It is more about courageously and actively doing God's will. Ngunit ito raw ay ang matapang at masigasig na paggawa sa kalooban ng Diyos. So, i-shift lang natin yung pagka ginagawa natin ang kalooban ng Diyos,
we avoid sin. In that, we avoid worldliness. Ngunit ganito po ang nangyayari palagi sa buhay ng marami ngayong panahon katulad nito. The Lord Jesus is always inviting us, come to the banquet, for all things are ready. Iniimbitahan tayo ng Panginoon na makipagsalo-salo sa Kanya. Come now, let us reason together. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Ngunit anong sagot ng marami? Lord, sabi ng girlfriend ko, she doesn't want to come, so I guess I can't make it. Sabi naman ng iba, businessman ako, I will lose a big deal if I came to suffer now. Yung iba naman ay nasa farming, I've got to look after my oxen, suffer or no suffer. Mga worldly interests. Mga kapatid, isang bagay na gusto kong iparating sa iyo ngayon, bagay nito. Gusto kong magtagumpay, lalo na kayo ng mga bagong dating sa Hong Kong. Marahil ay nakarating na kayo sa iba't ibang bansa. Unang lagi kong tinatanong sa mga nakarating na sa Saudi, nakarating na sa kung saan-saan. Sabi niya, ano na ang naipundar mo? Simula na pumunta ka sa mga bansa nito. Parang yan sasagot sa akin, wala. Resibo ang naipundar ko. Amen? Alam niyo ba, nais kong sabihin sa iyo, magbabago ang iyong takbo ng buhay mo dito sa Hong Kong kung susunod ka sa sasabihin ko sa iyo ngayon. Sa lahat ng bagay, unahin mo ang Diyos. Araw ng tingog mo, hanapin mo ang lugar ng Panginoon. Mag-worship ka muna. Ano man ang gusto mong gawin? You are free to do right after worship. Unahin mo si Lord. Unahin mo siya. Sa lahat ng bagay. Pag-isip mo sa umaga, huwag mong takmain muna yung mobile phone. Lumuhod ka muna or paupo ka muna at manalangin. Salamatan mo ang Diyos na nagising ka pa. Salamatan mo si Lord na nandito ka sa mukbang, hindi ka ng pagkakataon. Masalamatan mo ang Panginoon sa employer mo. Hindi mo man siya gusto o gusto mo man siya. Masalamatan mo ang Panginoon. Bakit? All things work together for good to them that love God. Ikaw ay nariyan. Ikaw ay narito. Ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, ha? Okay? Kung kilala mo si Lord at ang buhay mo ay naipagkaloob mo na sa Kanya. Huwag mo siyang tanggihan. Amen? May sinisiguro ko sa iyo, kapatid. Your life and your destiny is going to change. But if your attitude is like this, this is the wrong way to say no. Do not ever, ever say no to God. Amen. Pagka si Lord ang kaharap mo, yes and amen. Amen? Amen? Huwag no. Yeah. And always, if you are a sinner, you always say no. The Lord opens the door. Kalooban ng Diyos na pumasok ka. Iniimbitahan niya, come! Hallelujah. And the answer is no. My friends, isa lang ang susi ng lahat. Amen. And His name is Jesus Christ. Amen. And He is your identity. Amen? Ano mo'y panalangin? I'd like you to bow your heads. Sino ka na nakikinig sa akin, maaari bang iyong umo, ang iyong puno, tayo po'y mananalangin. Rahil ay habang nagsasalita ako kanina, nangusap sa iyo ang Panginoon at sinasabi niya na magbalik loob ka sa Kanya. Kung marahil ay nakikinig ka sa akin ngayon at wala kang relationship sa Panginoon, putol ang ugnayan mo sa Kanya. Marahil ikaw ay nakikinig sa akin ngayon at tamang-tama ang sinabi ko kanina, ikaw ay nasa kamunduhan. Hindi mo mahal ang Diyos. Isa lang ang sukatan. Isa lang ang paraan upang malaman natin na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Mahal mo siya.
Ngunit kung hindi mo mahal ang Panginoon, ganyan na. Nais ko na pagbalik loob ka sa Panginoon, kapatid. Napakabuti ng Diyos. At nais kong sabihin sa iyo, hindi nagbabago ang paningin ng Panginoon sa iyo. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. At narinig mo ako ngayong umaga ito sapagkat nais niya na marinig mo ang lahat na aking sinabi. Nais niya na magbalik loob ka sa kanya. Nais niya na magkaroon kayo ng relationship. At kapatid, ikaw at siya lamang ang makabubuo ito. Nais kong ihatid ka sa Panginoon. Yung mga nito, sino man na nakikinig sa amin. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Lord, salamat sa mensahe na aming narinig. Patawad sa aking mga paglayo sa iyo, sa aking mga paglilingon, sa aking pagsunod sa aking kalooban, sa aking pagsunod sa aking mga pamamaraan, sa aking rebellion, Panginoon, sa iyo. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, at ibalik mo ako sa iyong presensya. Ibalik mo ako sa iyo, Panginoon. And Lord, patawad po sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga nagawa, Panginoon, na hindi naaayon sa iyong kaloob. Then sabihin mo sa kanya, I love you, Lord, and I wish to be restored in your presence. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay ng marami. Salamat sa mensahe na aming narinig. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng conviction sa buhay ng tao isa. Lord, sa iyo, nagkakatiwala ang aming mga buhay. Lord, alamin namin, Panginoon, na manantili ang identity mo sa bawat isa sa amin, na kami ay mabuhay na mayroong layunin, na kami ay mabuhay, Panginoon, sa iyong mga pangako at kapangyarihan. And Lord, salamat sa pagkakatalaga mo sa amin sa buhay mo ng mga. Sa iyo ay binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa natatangin yung pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ay magsabi na Amen.